Usapang PBA muna tayo, mga Lodi. May tatlong kumpanya ang nag-express na gusto nilang pumasok sa PBA. Ngunit walang plano na mag-expand o magdagdag ng teams ang liga. Bakit kaya? Tara at pag-usapan natin to, mga Lodi, kaya roll intro! Road to 5,000 subscribers na tayo, mga Lodi. At sana ay matulungan nyo ako na maabot ito ngayong taon. Maraming salamat sa patuloy na sumusuporta at sa mga susuporta pa in the future. Kaya, i-hit mo na ang like bilang attendance at subscribe na rin kayo bilang suporta sa ating channel. Ayon sa article na nilabas ng spin.ph kagabi, ay bago pa ang COVID-19 pandemic ay may tatlong kumpanya na kumakatok sa pintuan ng PBA para sumali sa liga. Ito ay true expansion team o di kaya pagbili sa isang existing franchise. Take note, mga Lodi, ito ay bago pa ang pandemic. Pero even 2021 na, ay may isa pa rin sa tatlong kumpanya ang di nagbago ang isip sa pagpasok sa PBA. Ang kumpanya na ito ay nasa food business daw ayon sa balita, mga Lodi. Pero kahit itong kumpanya na ito ay nag-express ng interes sa liga, ay mismong PBA board ay walang plano na magdagdag ng team sa ngayon. At ayon sa article ay di nila ito kinonsidera. Ito ang main reason ng PBA board bakit ayaw nila magdagdag ng teams as of now. Ang lack of success ng Terra Firma at Blackwater. What? Nakapasok ang dalawang expansion teams na ito noong 2015. May combined win at lose record na 95 wins at 265 losses. Ang dalawa ay nakatungtong ng playoffs ng 6 na beses combined at 0 playoff wins. Dahil doon ay nahihirapan daw ang liga na i-market ang laro ng nasabing mga teams via television broadcast at live nung pwede pa ang fans sa venue ng laro. Kayo, mga Lodi, kung ang dalawang teams na to ay kinip nila ang mga na-draft nilang players at hindi nila tin-raid, tapos gumawa ng konting moves to get quality players, may makikita kaya tayong improvement at competitiveness sa kanila? For sure meron, di ba, mga Lodi? Para sa akin, right players at good coaching, yan ang mga susi sa pagpanalo ng laro. At kung ang teams na to ay maglalaro with all of their guts sa bawat laro nila, sure din ako na dadami ang fans ng koponan, mapa-live man yan o TV, di ba? Pero alam naman natin ang nangyayari sa dalawang kupuna na ito. Nagiging farm team sila. Sa recent trade lang ng Terra Firma ay obvious na. Paano mag-i-improve ang isang kupunan kung kukunin sa kanila ang high picks o di kaya ang star player nila? Tas kapalit ay bench players or di kaya veteran role players na malapit nang magretiro. Kaya para sa akin, mga Lodi, ay dito sapat na dahilan para di mag-expand ang PBA. The league itself ang dahilan ng lack of success ng dalawang teams na to. But again, mga Lodi, I'm still hoping na mag-expand ang ating pambansang liga. Alam ko naman na may halong business ang basketball, pero wag naman sanang puro business na lang. Sana ay pumayag na ang PBA na mag-expand habang may mga companies pa na gustong pumasok sa liga. Magiging malaking tulong ito sa mga players at sa mismong PBA. Isipin nyo, kung may tatlong teams na papasok sa PBA, ilang players ang mabibigyan ng trabaho? Ilang pangarap ang matutupad? Marami tayong nasasayang na mga talented players.
Tapos darating pa ang PBA draft na sobrang daming great talents. Sana lang ay may mabago sa PBA this year. Yung magandang pagbabago sana. So ayan mga Lodi, ano sa tingin nyo? Dapat na bang mag-expand ang PBA? Ano ba dapat ang baguhin sa liga? Ilagay nyo lang ang inyong sagot sa comment section down below at babasahin natin yan. Siyempre, pindutin mo na ang like kung nagustuhan mo ang video at huwag kalimutang mag-subscribe para updated sa mga susunod nating mga videos. Ako ulit si 53TV. Salamat sa panonood. See ya mga Lodi!